Sumlaw? Maingay dyan! Sorry po. What's up mga tol? Naalala at nakikilala ninyo pa ba ang veteran actor martial art artist Levi Ignacio? Sa video na ito mga tol, alamin natin ang kanyang buhay. Wala man masyadong kumakalat na detalye patungkol sa buhay ng veteran actor na si Levi Ignacio mga tol, pero siguro halos lahat sa atin ay nakikilala na siya sa mundo ng showbiz bilang isang veteran actor, kontrabida man at isang magaling stuntman at bilang isang magaling na martial art artist noong dekada 90s. Nakilala pa nga natin siya ng gusto dahil sa mga pelikulang aksyon na kadalasan ay kontrabida role ang palagi niyang mga papel. At dahil rin sa napasama siya sa mga pelikula ng mga sikat na bida at batikang action star katulad ni Nabong Revilla sa pelikulang Kilabot at Kimbot, SP04 Santiago, Idol Robin Padilla naman sa pelikulang Tunay na Tunay Gets Mo Gets Ko, Ito Na Naman Ako, Remart Santiago sa pelikulang Marahas Walang Kilalang Batas, Ronnie Ricketts sa pelikulang Mano Mano 3 at napakarami pang iba. Gago ka mahal ko yan ah! Masasabi na nga rin natin na isa na rin sa mga paboritong kontrabida at isang magaling na stuntman ang actor na si Levi Ignacio sa mundo ng showbiz noon sa mga pelikulang action. Pero noong humina na ang paggawa ng mga pelikulang action ay hindi na nga natin siya nasilayan sa mundo showbiz, at matagal-tagal rin siyang nawala. Napanood natin siya sa ilang mga TV series katulad ng noong 2011 sa Guns N' Roses, Mundo Man Ay Maguno, at Princess and I noong 2012 hanggang 2013. At huling napanood naman ang actor na si Levi Ignacio sa pelikulang Fight for Justice The Trigonal noong 2018 at nasundan ito noong 2019 sa pelikulang Blood Hunters. At huling nasilayan naman siya sa isang action TV series ng ABS-CBN noong 2020 sa FP.page Ang Probinsyano at A Soldier's Heart. O paano mo ako makikita doon? Wala naman ako roon. Sir, iyo! Sinasabi mo bang sinungaling ako? Sa mga huling nasilayan natin ang actor na si Levi Ignacio sa ilang mga palabas ay makikita at mapapansin nga natin siya na tila nag-iba nga rin talaga ang kanyang pangangatawan, pero kahit ganun pa man ay mapapansin pa rin naman sa actor na nandoon pa rin naman ang pagiging malakas nito at pagiging matikas bilang isang action kontrabida star. Sa ngayon mga tol ay malalaki at mga binata na nga rin ang mga anak ng aktor at may sumunod pa nga sa yapak bilang isang aktor katulad ng kanyang anak na lalaki na si Ian Ignacio na papanood na nga rin ito sa maraming action TV series at mga ma-action na pelikula. Kung saan man ang aktor ngayon na si Levi Ignacio ay siguradong may masayang pamilya na ito at naninirahan na ng tahimik at masagana, at sigurado din sa tuwing mapapanood natin ang kanyang mga pelikula noon at hanggang ngayon ay maalala at makikilala pa rin siya ng bawat Pilipino. Maingay dyan! Sorry po. Gago ka mahal ko yan ah! Ayun naman pala yung hinulog doon sa Bombay na nagtitinda ng... Josephine Montemayor, enjoy the music. Sabi niya, mga kumpare ko, magkasama. Dindo Arroyo is watching. Ronnie Alcedo is watching. Ay, parin Dindo. Oh, kung kailan ka available, pumunta ka rito at ibibigay ko yung para sa inaanak ko, ha? Juan J.R. Lingan, parang may katapat na ang mga FM radio station. Next, no? Actually, pwede. Oh, yun na yun, actually. Oh. Pero hindi, kasi sa amin, masaya kasi yung kwentuhan namin dalawa. Okay, masaya yung kwentuhan namin dalawa na nagtatawanan kami. So, gusto ko lang naman i-share doon sa aking mga viewers before sa romantikong bagsik. Oh, kasi may live ako dati. May vlog ako dati. Ang title ng vlog ko is Dakilang Romantiko. Anyway, dito kumbaga chill-chill lang. Gusto lang naming i-share ni Kuya Levi yung mga chill namin, no.
Ani Obian Flores, ganda ng sound, sir. Oh, pwede kayong mag-request ng sounds. Oh, pwede. Pwede kayong mag-request ng sounds. Actually, merong requested song na Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na support. God bless you all.